Hi, welcome sa Learn Baking with Is and Jay. Ngayon guys, ang ating namang sharing ngayon ay ang isang uri ng gatas na tawagin talaga natin ay skim milk. So, marami nagtatanong sa atin nito at hindi nila maintindihan kung ano ba talagang original na skim milk or gatas na powder. So, ipapaliwanag ko sa inyo niyan kung ano talagang pagkakaiba or pwede nating i-substitute dyan. Pag-intay natin. Let's go! Okay, ang skim milk ay gatas na tinanggalan ng fats, usually in dry form. Pang-substitute ito sa liquid milk, mga baking recipes na, binabagayan ng low fats content. So guys, ating skim milk, kung bumibili kayo, halimbawa per kilo-kilo lang ang binibili, so, hindi talaga natin masasabi guys na yan ang original kahit na alam nyo ang isang brand ng skim milk. Kung hindi nyo pa alam talaga kung paano malalaman or original, kailangan lang talaga natin na kahit pa paano malalaman natin na ito ba'y original or marami ng halong cornstarch. Kasi karamihan sa mga gatas na nabibili ngayon na original, talagang may halong cornstarch. So guys, halimbawa, ang isang skim milk na ginagamitan, ito ay minumoisture niya ang butter o dough. Kung ito ay ginagamit natin, madadagdagan ang protein, kulay, o flavor sa gawa nitong tinapay. So napakahalaga talaga sa skim milk natin. So ito na may binabagayan din na uri ng tinapay o uri ng klase ng tinapay na ating ginagawa. So ito ay kung i-compare natin ang milk versus liquid milk versus skim milk, ang kanyang fat ay 3.5 lamang content sa karaniwang gatas. Compare natin sa skim milk na talagang 0% lang ang skim milk. So napakagandang gamitin talaga. Kahit naman ako talaga sa experience ko ever since pa man, hindi talaga ako nagpapaliban ng paggamit ng ating skim milk. Kasi ang may skim milk o wala, or may liquid versus skim milk, iba talaga ang ating original skim milk. Isa talagang ma-recommend ko dyan, yung ating milk boy talaga na sobra talagang ganda niya gamitin. At pag nilabas mo pa lang siya sa ating bag ng skim milk, kunting-kunti lang, sandali lang siya sa labas, ay ito'y naninigas kaagad yung mga gilid niya. Yan ang original na skim milk. So ano bang, may mga tanong, anong itsura ng skim milk? Marami nagtatanong sa atin, ano ang itsura ng skim milk? So ang skim milk talaga, kung anong nakikita natin sa pagkaraniwang powder milk, kukunti lang talagang diferensya nila. Konting-kunti. Yun nga lang, makikita natin na sobrang pino talaga. Sobrang pinong-pino talaga ating skim milk na original. So, kailangan kada bili talaga natin ng skim milk, tatanong talaga natin na yan ba'y original. Kasi pag nabigyan ka ng hindi original, masasayang lang din kasi kahit ibabad mo sa tubig yan, para lang siyang pulbo or cornstarch yan talaga. So, itsura ng skim milk, pwede bang i-substitute ng powder milk sa skim milk? So, pwedeng-pwede naman, yun nga lang, kung talagang pipiliin natin yung powder milk, medyo may kamahalan din talaga. At saka, kung halimbawa naman, yan ang powder milk ang ilalaan natin sa ating mga baker, maari din talagang, hindi ko naman sinasabi, matuksok ang kainin kasi nga, powder milk, hindi ka guys sa skim milk na kailangan mo siyang halos lutuin mo bago mo siya makain. Kasi hindi rin maganda sa tiyan kung kakainin mo directly. So, sa anong mga tinapay ba ginagamit ang ating skim milk? So, ang skim milk natin, halos lahat ng uri ng tinapay at pinakamaganda din ito sa palaman, ang ating skim milk. Kasi kakaiba din talaga ang tunay na original. Ang skim milk at saka yung powder buttermilk, ang diferensya nila, ang buttermilk medyo hindi siya pino, tapos
parang kulay yellow ang buttermilk. Isa rin, mas mahal pa rin siya talaga sa skim milk. Ang lamang talaga nun niya, sobrang bango talaga ng gatas na yan. Anong mga brands ang skim milk na pinakamagandang gamitin? So ang aking na-experience talaga sa brand ng skim milk ay Milk Boy talaga. Milk Boy at saka yung kanilang buttermilk, yan talaga ang pinakamaganda kasi madalas ko rin talagang gamit yung Farmland. Familiar na sa inyo talaga yung Farmland na skim milk. So hindi talaga siya kasing ganda doon sa Milk Boy na tatak or brand ng skim milk. Okay, basta tandaan lang natin, oras na bibili natin ang isang skim milk sa isang Bikira Supply, Bikira Ingredient Supply, make sure talaga na malalaman natin or masisiguro natin talaga na yun ay original talaga, pure original, para hindi masayang kasi medyo may kamahalan. Ang original na skim milk as of now, ngayon nasa almost 200 per kilo ang skim milk na original. So pag magtanong ka kung bumaba dyan sa halagang yan sa panahon ngayon na, isipin mo talaga yan na hindi siya pure original talagang skim milk. Okay? Okay guys, idadagdag ko pa pala yung skim milk natin ay the best gamitin talaga yan sa mga palaman natin guys. So kahit anong palaman yan, pandikoko, Spanish, squash, chocolates, palaman ng hopya, munggo man yan or ubi, napakaganda talaga guys, i-partner natin ang ating skim milk. Diyan talaga mabango siya at iba talaga yung lasa niya, unlike talaga diyan sa ang kaibahan din pala talaga sa liquid. Pag liquid ginagamit natin, hindi siya talaga nagtatagal. Talagang madali talaga siyang mapanis kahit na ihalo natin yan. Pero pag yan ang powder o skim milk original, ilalagay natin sa ating mga palaman, sigurado yan magtatagal ang ating palaman, lalo na sa hopya. Talagang kakaiba. Kaya subukan natin gumawa ng hopya na walang powder milk. Iba talaga ang makukuha mong lasa doon talaga. Kakaiba ang lasa ng pure na skim milk gamitin sa ating mga palaman. Ang ginagamitan natin dyan, Tasty, Ensaymada, Monay, Buns, pwede rin. Pero karamihan talaga din sa Buns, walang skim milk. Kasi ang normal na timpla ng Buns ay lang naman talaga siya, shortening, sugar, butter, pero mayroon na rin naghahalo ngayon pandagdag lasa, pero madalas wala talagang halo ang ating buns. Okay? Yan lang muna guys ang ating measure sa inyo ngayon ang kung ano man talagang gamit ng ating skim milk. So kung mayroon na akong nakakalimutan or mayroon pang kayong katanungan sa akin about skim milk, mag-message lamang kayo. I-click lang ang ating comment section at mag-leave kayo ng comment doon. At huwag nalang kalimutang mag-subscribe sa ating channel, sa ating Facebook page, para next video natin, kayong unang makakapanood nito. So yan lang guys. Maraming salamat. Happy baking! Okay guys, marami din nagtatanong kung ano mangyayari kung kulang sa skim milk o sobra sa skim milk. Ngayon guys, ang masasabi ko dyan, mag-maintain lang tayo ng measurement ng ating skim milk. Halimbawa, per kilo sa ating flour, maglalagay lang tayo ng 50 to 60 grams ang ilalagay natin. Huwag kayong lalampas sa 200. 50 hanggang 60, pero pag gusto nyo pang mas malasa, huwag kayong lalampas ng 100 grams per kilo. Okay?